Hello mga ka-akbay, welcome back to our channel. This is Charisse, ang inyong ka-akbay at laging karamay. Sasagot sa inyong katanungan, huwag lang pong utangan. For today's video mga ka-akbay, DOH has announced na ang VaxCert PH po has been updated with new features. Lahat po ng citizens na nakakuha na po ng VaxCert PH before February 7, 2022 ay hinihikayat po na mag-request ulit ng bagong version ng VaxCert PH sa kanilang portal dahil po ang QR code ng previously generated certificates ay hindi na magiging valid. Ito po ay magiging outdated na at unreadable, or hindi na po mababasa sa mga scanner ang VaxCert PH ninyo. Kumuha po ulit kayo ng VaxCert PH if you already have it, or get your VaxCert PH 48 hours po after your full vaccination. So if you're interested to know more about this mga ka-akbay, then please keep on watching. But make sure po to subscribe to our channel. Hit the notification bell para ma-update po kayo once we upload a video like this. And pakishare na rin po para mas marami pang makaalam tungkol dito. Again mga ka-akbay, meron na pong dinagdag sa VaxCert PH. Yung QR codes po na inyong na-generate na certificates will be outdated and unreadable na. So after po February 7, kailangan nyo pong kumuha ng bagong version po ng VaxCert PH kasi hindi na po magagamit yung unang version. Libre lamang naman po ito at mare-register at madadownload online. Ang link po kung saan kayo pwedeng mag-register ay ilalagay ko po sa description box below sa ibaba po ng video. Kahit po kayo ay partial or fully vaccinated ay pwede na po kayong kumuha, and kahit po may booster shot na kayo, pwede na po kayong kumuha 48 hours after po kayo mabakunahan. Pwede po kayong pumunta sa VaxCert PH website or drop by sa inyong local government unit to generate your own QR codes. So ano po ba ang nagbago mga ka-akbay? Previously, VaxCert PH po only accommodated details up to second dose of COVID-19 vaccine. Ngayon po, meron ng option at kasama na po ang additional dose or yung pong booster shot na nag-start lamang pong ibigay ng government last November 2021. Again mga ka-akbay, the VaxCert PH is the official digital vaccination certificates po of Filipinos and foreigners vaccinated sa Pilipinas. Hindi po ito para sa mga Pilipino na nabakunahan sa labas ng Pilipinas. It may be used for international and domestic travels. Paalala po na ang vaccination certificate na ito complies with the World Health Organization digital documentation po ng COVID-19 certificate or DDCC guidelines. So pwede po kayong bumisita sa www.vaxcert.doh.gov.ph or drop by your LGU to generate your own VaxCert PH. And ito lang mga ka-akbay, sagutin po natin ang kalimitang tanong tungkol po sa VaxCert PH na ito. Para po sa international travel, mga ka-akbay, kasalukuyan pong kinikilala ng mga sumusunod na bansa ang certificate na ito bilang official na DVC ng Pilipinas. Starting po ito noong Enero 17, 2022. So sila po ay Armenia, Australia, Austria, Canada, Czech Republic, France, Georgia, Germany, India, Japan, Kazakhstan, Kuwait, New Zealand, Oman, Samoa, Singapore, Sri Lanka, Thailand, Netherlands, Turkey, UAE, UK, USA, Colombia, Iraq, Monaco, Italy, Tunisia, at Vietnam. Ano naman po ba ang pinagkaiba ng BOQ Yellow Card at ng VaxCert PH? Kailangan pa ba ang BOQ Yellow Card mga ka-akbay? So ang BOQ Yellow Card po ay nagbibigay ng impormasyon sa status ng pagbabakuna ng tao laban sa mga sakit bukod po sa COVID-19. Ang VaxCert PH naman po ay nagpapatunay ng status nang bakunado na po kayo laban po sa COVID-19. So, posible po na ang inyong destinasyong bansa ay maaaring may mga particular na kinakailangan sa pagpasok, maging ang VaxCert PH man po or ang BOQ Yellow Card. Tiyakin lamang po na alam nyo ang mga kinakailangan sa inyong pumuntahang bansa para po sa tuloy-tuloy na paglalakbay. Saan naman po pwedeng makakuha ng VaxCert PH? So pwede kayong mag-request ng official VaxCert PH po sa website nila. Again, www.vaxcert.doh.gov.ph
Or pwede rin naman pong bumisita sa official na Vax Cert PH booth sa inyo pong lugar, sa mga LGUs na pinagbukunahan upang po humingi ng tulong sa pag-generate ng vaccine certificate. So, ang mga lokasyon po ay ang mga sunusunod. Meron po sa Manila, sa Parañaque, sa Muntinlupa, Makati, Pasig, Las Piñas, Pateros, Quezon City, Malabon, Marikina, Caloocan, San Juan, Pasig City, Navota City, at Mandaluyong City. So, pwede po kayong mag-inquire sa local government units nyo po kung meron po silang Vax Cert booth na pwede nyo pong lapitan para humingi po ng tulong. Ito naman mga kaakbay, kalimitan pong tanong, bakit hindi po ako makakuha ng Vax Cert PH? So, una mga kaakbay, maaari po na mali ang impormasyon ng inalagay nyo sa request form. So, ang dapat nyo pong gawin, siguraduhin tama ang impormasyon base po sa inyong vaccination card. Yun pong spelling at tamang petsa bago po i-submit ang request. Kapag hindi rin po kayo bakunado sa Pilipinas, hindi rin po kayo pwede mag-request ng Vax Cert PH. So, ang vaccination records mo ay hindi maa-access ng central database. Ito ang may hawak ng impormasyon ng mga nabakunahan sa Pilipinas. Humingi lang po kayo ng patunay ng inyong bakuna. Example po yung mga vaccination cards or vaccination certificate sa bansa kung saan po kayo nabakunahan. Siguraduhin lahat po ng kailangang impormasyon ay nakapaloob dito. Or pwede rin mga kaakbay na wala pa pong 48 hours magmula ng inyong pagbabakuna. I-encode pa po kasi ng mga LGUs or kung saan po kayo nagpabakuna ang inyong data. So, kailangan po maghintay ng 48 hours or mahigit bago po ma-certify ang inyong vaccination. So, kung ang mga nabanggit ko po ay hindi pa rin angkop kung bakit hindi kayo makakuha ng Vax Cert, maaaring mali po ang paglagay ng detalye ninyo or hindi pa nailalagay ng vaccination center sa Vaccine Information Management System or yung tinatawag nilang VIMS ang inyong mga detalye. So, maaari pong humingi kayo ng update para sa inyong record gamit po ang website. So again mga kaakbay, pumunta lang po kayo sa www.vaxcert.doh.gov.ph. So para po sa mga dagdag na information or mayroon po kayong mga katanungan, maaari po kayong makipag-ugnayan sa inyong local government unit kung saan po kayo ay nabakunahan or maaari po kayong makipag-ugnayan direct po sa Vax Cert PH team sa customer hotline nila na 8876-1488 or pwedeng mag-email po kayo sa vaxcertsupport@doh.gov.ph. So again mga kaakbay, paalala po, kung nakakuha na po kayo ng Vax Cert PH or vaccination certificate na ito noong mga nakaraang buwan, bago po mag February 7, hindi na po ito magiging valid. Kaya mag-request na po uli kayo or mag-login kayo or mag-register na po kayo sa Vax Cert PH para po makakuha ng bagong vaccination certificate or yung Vax Cert PH. So there you have it mga kaakbay. I hope may bagong information na naman akong naibigay sa inyo. Thank you so much for watching. Please subscribe po if you haven't already. Hit the notification bell para po ma-update kayo once we upload a video like this. And pakishare na rin po para mas marami pang makaalam tungkol dito. Again, thank you so much for watching. Keep safe, God bless, and we'll see you on our next video. Bye!